Confirmed, De Brito nag-resign na sa Akari. New Japanese coach is waving. Champion team magkaka-reunion. Pero again, kung hindi nyo kumutan, mag-subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. After 1 year, he steps down. Yes, naganap na nga ang araw ng pagbibitaw ni Brazilian coach Jorge De Brito para sa young team Akari Chargers. Yan ay matapos na inanunsyo ng mismong koponan ang pag-resign ng Brazilian coach sa kanilang team matapos ng isang taon. Tinanggap na mismo ng Akari management ang resignation ni Coach Jorge na maging effective simula ngayong December 15, 2023. Akari management has accepted Coach Jorge's resignation and offers our sincerest appreciation, thanking him for his time and service during the 4 conferences he has served as the head technician of this young, promising team. Coach Jorge Sousa De Brito has submitted his resignation as the head coach of the Akari Chargers effective December 15, 2023. Tila hindi kasi natupad ni De Brito ang expectations sa kanya ng mga fans na posibleng rason rin ng kanyang pagbitaw. With the budget and talent na meron ng kanilang kumpanya, Bigo, ang Brazilian coach na madalaman lang ang koponan sa top 4 since even once in his coaching stint sa Akari. Ito na rin ang pinagmumula ng bashing ng mga fans sa Brazilian coach na tila siya umano ang rason ng pagbagsak ng kanilang koponan. Tila talo pangaraw ito ng bagong-bago lang na NX-led team na kahit new team lang ay tinalo pang Akari dahil na rin sa mas maayos umanong sistema ni Coach Taka Minowa. Speaking of Coach Taka, siya na rin ba ang papalit sa Akari team? Well, di natin yan sa ngayon masisiguro dahil ngunit marahil medyo malabo siguro ito gayong napakaganda na ng sinimula nito sa NX-led at mukhang looking forward itong ipagpatuloy. Probably the best step for the Chargers is to hire a new coach. And dahil sa pinakitang husay ng Japanese coach ng NX-led, posibleng Japanese rin ang kukunin itong bagong mamumuno sa Akari. Although at least para sa ilan, good gesture ito for Coach De Brito to resign as it means that he is aware of his lapses. May delikadesa, ika nga nila. Not unless, napilitan lang ito o sadyang natanggal with the pressure na umaatang sa kanyang balikat, which sana hindi naman yan ang nangyari, bagkus genuine resignation talaga ito. Samantala, maghihintay rin tayo ng updates kay De Brito sa status nito sa national team ng bansa, kung siya pa rin ba ang coach for 2024 o maliligwak na rin ito. Ngunit sa ngayon, misto lang siya pa rin ang hawak sa national team, which means he can solely focus on that ngayong wala na itong club team na hinahawakan. Not unless makuha ito ng universities or ibang teams in the future. Samantala, usapang lipatan pa rin, posibleng di lang F2 Logistics ang mabubuwag at maglilipatan ng mga players. Dahil misto lang magiging ganito rin, marahil ang sitwasyon ng isa pang team kung saan tila may sumisingaw na rigo doon umano sa kanilang kampo. Tila may ilang players umano ang team na ito na misto lang gusto na atang lumipat ng koponan sa 2024. Lalo pa ang dalawang players nito na kung saan mga star players na magiging malaking factor rin sa recruitment wars kung matuloy ang kanilang pagkala sa kasalukuyan nilang team. Ito'y wala pang kasiguraduhan ngayong siyempre magkakanegosasyon muna yan bago sila tuluyang magdesisyon kung stay ba o out. Hindi lang ito basta-bastang players kundi top caliber na maituturing. Wala muna tayong babanggiting pangalan at specifics pero heto ang clue. Posibleng reunion ng former champion team ang mangyari kung matuloy ang lipatang ito. Hanggang dyan lang muna mga ka-V-heads at bahala na kayo manghula at abangan na lang natin ang developments rito at lipatang updates pa. So, thank you for supporting this channel. Please subscribe and notification bell to update on the coming videos.